mapagpalang umaga po sa ating Panginoon at sa bawat isa po sa ating mga kapatid. Narito po muli ang iyong kapatid sa pananampalataya sa isang devotion po na ating ginaganap sa araw-araw na matatagpuan po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, Talata 19 hanggang 20 na ang banggit po, "Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, ay nagbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo." Ang talata po na binasa natin mga kapatid, ito'y paalala po sa atin ng ating Panginoon. Na kahit anuman ang daranasin natin dito sa mundo, na kahit sino man ang gumawa sa atin ng hindi mabuti o hindi maganda, isipin na lang natin, huwag na huwag po natin silang gagantihan. Ibig sabihin po, nakalaan na po ang paghihiganti na inihanda ng Panginoon sa kanila. Bakit po? Ito yung mga tao na kung saan hindi nila alam o hindi nila kilala ang ating Panginoon. O wala silang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Bagamat alam nilang may Diyos, gumagawa pa rin sila ng hindi maganda sa kanilang kapwa. But praise the Lord mga kapatid, tayo po ay patuloy na tinuturuan ng ating Panginoon na kahit masaktan tayo sa ating buhay bilang mga mananampalataya, isipin lagi natin na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya at hindi niya tayo iniiwan. Kaya nga sabi dito, no, kung nagugutom ang ating kaaway o nauuhaw man, bibigyan natin sila ng pagkain, no, painumin natin sila. At sa ganong kaparaanan, ang sabi po dito, tayo po ay nagbubunton ng baga sa kanyang ulo. So ibig sabihin, parang isang dagok po sa kanila yon. Na kahit anong gawin nila sa atin, nandun pa rin yung ating pagpapakumbaba. Hinahayaan natin sila dahil alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Diba ayon nga sa Matthew chapter 5, no? Verse 43 hanggang 45, ang banggit po doon na ibigin natin ang ating kaaway, no? At ipanalangin natin, no, ang mga gumagawa ng masama sa atin. So ganun, sa ganung kaparaanan mga kapatid, natutulungan po natin sila. So ibig sabihin, hindi natin hinahayaan na magpatuloy sila sa pagkakasala. Bakit po? Sa aksyon pa lang po natin nakikita na ang Diyos mismo ang siyang nagtuturo sa atin at nagagawa natin yung bagay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa ating Panginoon at patuloy na ipinapakita niya sa atin ang mga bagay na sa ikabubuti natin, sa mga taong ating hinahayagan, sa mga taong nais natin na hindi magpapatuloy sa kanilang pagkakasala, ginagamit po tayo ng ating Panginoon upang sila rin ay magkaroon ng relasyon sa ating buhay na Diyos. Lagi po natin tatandaan mga kapatid na ang paghihiganti ay sa Panginoon lamang. God bless us all. Shalom.